Good morning mga kalapatids. Ito po tayo ngayon since uyat pa at galing sa trabaho. Nagbukas tayo ng lock ngayong araw at pinakawalan muna natin ang ating mga kolokoys. Ayun, magsiligo sila sa balde, which is yan yung karaniwang ginagawa nila pagka pinakawalan natin sila. So yun nga palang mga hindi pa natin na bibigyan ng mga ibon, hintay-hintay lang po kayo. At hirap din po sa biyahe at magkakahiwalay po yung mga pagbibigyan ng ibon. Hindi naman po pwedeng isang lugar isang ibon ang gagawin ko. Wala naman po tayong kita pa para pamasahe, bigay ng isa-isa yung mga ibon nyo. Yung iba nasa Laguna, nasa Mandaluyong, sa tenement, isang pirasong ibon sa Commonwealth. So napakahirap po na hindi pa natin na-connect ka ng isang lakaran lang para maibigay namin sa inyo yung mga ibon nyo. So paki-PM na lang po ulit yung mga lugar nyo, yun pong mga magkiklaim pa ng ibon, dahil hindi naman po pwedeng kada isang araw isang beses ako lalabas, bibigay ko yung mga ibon na dapat para sa inyo. Kaya po, pasensya na kung nagkakaroon tayo ng delays, dahil hindi po talaga pwedeng isang lugar isang ibon lang ang deliver natin. Ngayon kung mababayaran nyo naman yung pagpapashipping, pwede nating ayusin. At paalala lang ulit, wala pa naman pong kita yung ating channel, so hindi tayo makapagpa-shipping sa mga nanalo ng ibon. Yun po talaga yung kwento doon. Ipagpaumanhin po ninyo at pinag-iisipan namin maigi kung paano namin madidistribute ng mabilis yung ibon. At bibigyan ko po kayo ng konting history ng Ampon Love TV. Ito pong mga ibon na ito ay bigay lang sa akin. Tulad po nito ni Bukas. Yan po yung breeder ko. Diyan po galing ibang lahi ng ibon. Yan po. Ito po yung unang kulungan. Tatlong ibon lang nag-umpisa. Tapos itong sarang kulungan. Nagagdogan. Lagay ako ng 6 na ibon dyan. Tapos may nagbigay po ng 13 peraso, kaya po nabuo itong parte ng kulungan na to. Itong area na to, itong may kahoy. Tapos itong area na to, dinugtong ko lang bago lang ngayon, kasi nga nag-expand yung mga kulungan natin dahil dumadami sila. Kaya may mga cubicle na sila para sa mga pares. Ito po yung lahi ng mga pares natin, yung mga lahi ng ibon. Ayan po, si Blacktail, yung kulay puti. Ito si Alejandro, yan po yung breeder natin. Tsaka si Kali. Itong pares ni Blacktail, si Pula, pero yellow bar siya. Ito pong isa rito, kung nakikita nyo, ayan po, si Netherland po ang tatay niyan. Naaalala nyo, sinabi ko Netherland po yung sising nun. So yung iba hindi nagsisilabas, nandun lang sa loob, naninibago siguro na bukas yung pinto. Ayun, andun sila, hindi sila lumalabas.
siguro tungkol lang lang ang gusto lang nandiyan sa loob. So patuloy nyo lang pong suportahan yung ating channel. Magpa-subscribe po kayo, dahil kung susuportahan nyo po ito at magkakaroon na tayo ng budget na pampashipping sa mga gusto ng ibon, hindi po talaga ako nagbebenta. Dati gusto kong ibenta, ngayon sa dami ng gustong magkaibon na hindi makabili. So kailangan lang natin suporta siguro. Suportahan nyo itong channel na to, since marami naman akong ibon dito na pinapaitlog. Babahaginan din kayo. Kailangan lang po talaga natin na maghintay, dahil hindi naman po ako makakapagpa-shipping ng ibon na paisa-isa. Alam nyo naman siguro na babayaran natin yon. Kung isang ibon dadalhin sa Batasan Hill, sa Commonwealth, tanong nyo po kung magkano shipping nun. Kaya kung interesado kayo, pwedeng kayo magbayad. Kaya lang syempre, supportahan nyo po yung channel. Kung mabilis tayo makaka 1,000 subscriber, edi matutupad yung mga gusto nyo na o mga wish nyo na magkaroon kayo ng sariling ibon. Ayan po, nagsisiligo na sila. Umatak pa po kayo ng maraming subscriber. Pag na-reach natin yung 1,000, walang raffle. Lamang yung malalapit, kasi pwede silang mag-lock visit. Makukuha nila kagad yung korsonado nilang ibon. Dito, marami rin nawawalang ibon sa akin. Siyempre, nagsisilipad yan, nag-overfly. Hindi ko na rin pinapansin, kahit sabihin natin magaganda pa yung nawawala. Yung iba, nasisira lang nga yung mga pakpak eh, dahil sa kulungan siguro, nag-aaway-aaway sila. Yan, ganyan po yung gawin ng mga ibon. At kung ako naman po magpapadala, talagang hindi ko na po mapipili. Ipagpaumanhin ninyo, kung mag-meet up tayo, ang mangyayari, siyempre kung ano madampot kong ibon, hindi ko po pwedeng sabihin na namili kayo, kasi kahit namili kayo, may nauuna po sa inyo. Nakukuha po nila yung mga ibon na yun. Pasensya na po. Tingnan nyo lang po sila. Ayan. Masayang masaya sila ngayon kasi nakalabas sila ulit. Mainit ang panahon eh. So ganun po. Sana masuportahan nyo pa po yung channel ko. At kung magkakagayon, lahat kayo malilibre sa ibon. Pangako ko po yan sa inyo. Kailangan lang po natin na suportahan ng isa't isa, magkaroon to ng maraming subscriber, at panoorin nyo rin po syempre. Yun, kailangan din po yun eh. At sana yung mga hindi ko nare-replyan na nanghihingi ng ibon, pasensya na po. At tapos na rin po yung ating trading ng subscription. Kailangan na lang po natin mag-distribute. Hintay-hintay lang po yung mga nanalo. At sana mag-PM po yung mga nakapag-submit na, para ma-ipon ko yung mga location nyo. Kasi mahirap po na pabalik-balik ako sa isang lugar, tapos isang ibon lang yung dadalhin ko. Shoutout kay Mochulop TV. I-subscribe nyo rin po siya. At si Jason Luke, si Bugoy Pigeon Luke TV, suportahan nyo rin po. Maraming salamat. Sa akin po, hindi ako nagbebenta ng ibon. Gusto ko magkaroon yung marami, para alam ko yung feeling ng nag-aalaga ng ibon eh. Kaya nga ganyang karamihan eh. Yung iba, alam nila kung gaano potok yung binibigay ko dyan buwan-buwan. Kaya yung susuporta, asahan nyo po, kahit na po hindi ako nagre-reply, magkakaroon kayo sa oras na
nagkaroon ako ng 1,000 subscriber at yung watch hour ay nasunod na natin. Since marami pong bagong ibon ngayon, nakita nyo naman po yung mga young bird. Pwede po kayong mag-love visit, walang problema. Mabibigyan po kayo. Maraming maraming salamat at hanggang dito na lang po muna. Paki-subscribe na lang po ang Ponlop TV. Maraming maraming salamat po.